From Jemeline Mendoza Buwan, maari po bang makisuyo na patanong sa punto por punto doon sa Book of Exodus? Bakit gusto patayin ng Diyos si Moses? Exodus 4, 25 to 26. Okay, Brother Jundre, pakisagot. Brother Jundre? Yes, Bro. Ibasa nga ng talata na sabi mo. Hindi ako makapag, ano nga nga, Bro, Biblia, Bro, dahil mahina. Bro, Aljan, pakibasa nga muna, Bro, Aljan. Ito, Bro, nag-open pa ako ng Bible. Dikit ng ano? Ano yung tanong, te? Ted? 4:25, no? Ano, Exodus 4:25-26. Okay. Bakit gustong patayin ni ng Diyos si Moises? Sabi ganito, kaya't kumuha si Sephora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. Saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. So, anong tanong dito niya, te? Bakit daw gustong siyang patayin? Yes, bakit daw gustong patayin ng Diyos si Moises? Okay, may alam ka ba rito, Brother Junre? Sa background. Balikan mo nga ang 20 pagbasa, Bro, para makuha natin ang kanyang ano, ang teksto. Okay, timasahin sa ano sa 18, umuwi si Moises upang magpaalam sa biyenan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto, dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng paraon ng mga kababalagang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis sa mga tao. Nang kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kung kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. 24. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Ito yun, ano niya, Bro? Pinagtangka ang patayin. So ano yung reason daw? Patuloy mo muna, Bro, patuloy mo yung pagbasa. Kaya't kumuha si Sephora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. Saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. 26. Dahil dito, inayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sephora kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Okay, no? So medyo hindi pa natin nabasa ang komentary nito, kaya hindi mo na ako ano, Bridget, tingnan ko muna, no? So ate, bukas na lang yan, te, kasi di tayo pwedeng magkakahaka ng sagot. Tingnan muna natin ang komentary, te, ha? Hindi muna ako sasagot, te, Bridget, do. Yan na, so pangako ni Brother John Rian, sasagutin niya yan. Eh, mag-review. Bukas. Mag-review muna tayo. Hindi madali po dahil Diyos kasi ang ano eh, ang nakakaalam niyan. Diyos ang nakakaalam ano ba ang reason niya behind. Ano kaya ang history before? So kailangan para may maisagot si Brother Jundre, kailangan niyang malaman kung ang ano ang nangyari sa history before, kung bakit niya gagawin 'yan. Pero kung wala sa history before, walang sinasabi ang Bible, then Diyos lang ang nakakaalam kung bakit niya gagawin 'yan. Ganun lang. Correct. Tama. Okay na ba sa inyo yun, Ate Edna? Anong magagawa pa? Wala namang sunod. Okay, next.
May significance ba daw or bakit ba yung mga santo sa Old Testament like Moses and Elijah hindi tinatawag na saints pero yung mga after death of Christ tinatawag na silang saints? Tinatawag silang saints? Yes. Tinatawag yes, silang saints? Yes, yun ang statement nung nagtatanong. Okay, Brother Romel Palma, pakisagot. Abader Jindre? So, Chico. Abader Jindre? Chico. Wala si Abader Jindre. Ano nga yung tanong ulit eh? Dead na naman yung tanong? Ang sabi niya ay may significance ba daw or bakit ba yung mga santo sa Old Testament like Moses and Elijah hindi tinatawag na saints pero yung after death of Christ tinatawag na silang saints? Ikabilang sila sa mga saints te. Actually, more on tinatawag sila prophet than saints. Pero yung prophet, katumbas na yun ng saints. Prophet lang. Pero katumbas na noon ng saints, gaya ni Moises, yun. Kasi holy person yung yung saints eh. O yun. Ted na? Okay, next. Hello, may dadagdag po ako doon kapag si Sedna. Dadagdag mo brother Angel. Okay, ayon sa natin sa Catholic Answers, a basic answer bakit Old Testament walang saints. In general, sabi rito, ang basic answer will be that we tend not to use the honorific saint for human beings who live in the Old Testament period. Hindi daw binibigyan ng parangal ng mga saint. Kasi, but do you, during that time, we do use it for angels. We read about the Old Testament lang, yung mga angels. Kaya kasulad ni St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael. But not human beings during that time. This is, sabi niya rito, probably just an artifact of how the term saint evolved. Originally, kasi yung salitang saint daw, no? But actually, they're already saint. Ang salitang saint kasi, siya dito, bandang New Testament na. So, sabi rito, it was evolved yung saint. Originally, it was an adjective meaning holy. People started, no? Nag-umpisa yun, prefixing it to the names of notably holy individuals katulad ni Peter, Holy Peter, or Saint Peter, Saint Paul. And eventually, later on, it came to be used as honorific nila, ino-honor na nila yon. But before, hindi daw talaga yon because automatic yon at yung salitang holy, nag-umpisa lang talaga siya dito sa may New Testament, kapatid, ayon sa Catholic Answer natin, kapatid. Yun. Okay, bro. Next. Red na? Okay, thank you. Next naman po, galing kay Manuel Beltran Castillo. Good evening. Ano po bang kaibahan sa Catechism for Filipino Catholics, sa Catechism of Catholic Church? Exclusive lang ba nating mga Filipino Catholics? Yun. Okay. Brother Jinre? Yes, pagdating na tinatawag mo ako, nag-usap kami ng leader to. Pagkasagot. Sorry. Ang pinagkaiba kasi sa Catechism for the Filipino Catholics, inaano dyan ng simbahan ng Philippine culture. Kasamang itinuturo dyan ang Philippine culture na pang-Pilipino lang, hindi pang-kalahatan. Kaya nga, Catechism for Filipino Catholics kasi yung kultura natin, isinali na doon pagturo doon sa libro na yon.
Maganda 'yon, bili kayo noon para ma-ano niyo no, ma-internalize niyo no 'yon kung tradisyon ng Pilipino at ang katuruan ng simbahan, kung paano 'yon itinuro ng CBCP. Maganda 'yon kasi impart doon yung tradisyon natin na hindi hiwalay sa katuruan ng kabuuan ng simbahan natin, Edna. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.